Okay guys, so good afternoon. So, ngayong hapon mag incubate tayo ng itlog. So, meron tayong itatry ngayon na bago. So, ang gagamitin natin instead of 25 watts. So, ang gagamitin natin ay 10 watts na incandescent bulb. So, i-try natin if pwedeng gamitin yung 10 watts na incandescent bulb sa ating DIY na incubator. So, ngayon, so maglalagay lang tayo ng mark dito, tsaka date. So, isa lang na natin. So, lagyan natin ng date ngayon, July 30, tsaka lagyan natin ng mark na X para palatandaan natin if naikot na yung itlog o hindi pa. Yan. So, tapos na tayo maglagay ng ng 8 7:30. Tsaka maglagay ng mark. So, isa lang na natin sa incubator. Okay guys, so isa lang na natin yung mga itlog. So, ito gumawa pala ako ng isang incubator. So, bali dalawa na yung incubator ko dito. So, ito yung gagamitin natin na mayroong 10 watts na incandescent bulb. So, ito yung luma nating incubator. So, naka-preheat na to ng 30 minutes. So, mainit na yung loob niya, so pwede na siyang gamitin. Okay, so ang ko dito, so single layer lang to. So meron din siyang cloth na linagay. So ito yung 10 watts na incandescent bulb na ginamit natin. Ang gagamitin natin. So meron din tayong tubig para sa relative humidity. Para sa humidity ng sa loob ng incubator. So around 35 yung reading niya. So medyo mababa kasi binuksan natin. So ito guys, so wala tong fan kasi single layer lang siya. Compare dito sa una nating incubator. So, dalawang layer siya. So, naglagay ako ng fan para makasirculate ng maayos yung init sa loob ng incubator. So, ito ang gamit ko pa dito ay 25 watts na incandescent bulb. So, ngayon, magta-try tayo ng 10 watts na incandescent bulb if kaya niya makapisa ng itlog. So, after 10 days, i-update ko kayo. Dahil magkakanding tayo. So, if marami yung na-develop na embryo o
unti lang gamit itong ating 10 watts na incandescent bulb. So ito yung guys yung ano natin ginamit. So ito yung brand Focus. So 10 watts siya. So update ko na lang kayo after 10 days.